Nagsalita na si former President Rodrigo Duterte at taliwas sa mga ipinapakalat ng mga DDS na may utang na loob daw ang mga Marcoses sa dating Pangulo dahil si Duterte daw ang nagpalibing kay Apo Lacay. Ito naman po ang nasabi ng dating Pangulo. Mula po sa UNTV News. Wala umanong dapat tanawing utang na loob sa kanya ang pamilya Marcos kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ito ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panayam sa media sa Davao City. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na walang utang na loob na dapat tanawin sa kanya ang pamilya Marcos. Kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayong nagkakalabuan na ang samahan ng dalawang pamilya. Nagiging usap-usapan sa social media ang kawalan umano ng utang na loob ng mga Marcos sa dating Pangulo. Sa panayam kahapon ng media, sa pagbisita nito sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City, sinabi ni Duterte na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Wala akong utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. So yan, malinaw na po ba mga DDS, yung mga nagpupumilit na wala daw utang na loob si President Bongbong Marcos kay dating Pangulo dahil hindi daw maililibing si Apo Lacay kung hindi ipinalibing ng dating Pangulo? Ayan po, si Digong na mismo ang nagsabi na wala pong utang na loob ang pamilya Marcos sa kanya. At totoo naman po yan. Dahil kung pagpipilitan ng mga DDS na may utang na loob si President Bongbong Marcos sa mga Duterte, eh hindi po matatapos talaga ang sumbatan. Dahil hindi po talaga mananalo si Digong kung hindi niya hiningi ang suporta ng mga Marcos loyalist. Ngayon may lumalabas na pictures noong February 2016 sa bahay ni Apo Lacay sa Ilocos Norte. Humihingi si Digong ng suporta sa mga Marcos, Ilocano at mga loyalista para sa kanyang kandidatura. O sino ngayon ang walang utang na loob? So okay na yan. Kung sinabi man ni Digong na walang dapat bayaran na utang na loob ang mga Marcos sa kanya, totoo po yan. Dahil paulit-ulit na po natin sinasabi, yan po ay trabaho niya bilang presidente dahil meron pong kautusan ang Supreme Court na pwedeng ilibing si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani. So kahit na hindi siya ang magpapalibing kay Apo Lacay, pwedeng gawin yan ng mga susunod na presidente at pwedeng gawin yan ni President Bongbong Marcos. So ano, quits na lang? Wala nang sumbatan? So kayo mga DDS, kung ayaw niyong bumalik at bumelta sa inyo ang inyong mga pinagsasasabi, mag-research muna kayo. Pero, mayroong isang tao na naniniwala na may utang na loob si President Bongbong Marcos kay Digong. Walang iba kundi si Sara Duterte. Dahil hindi nga ba sinabi pa niya kay Amy Marcos, kung hindi kayo titigil sa pagbanat, ay pupunta ako one of these days dyan sa libingan ng mga bayani, huhukayin ko ang mga labi ng ama mo at isasaboy ko sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin, naniniwala kasi si Sara Duterte na may utang na loob ang mga Marcoses sa pamilya niya. At para maaganti siya, huhukayin niya yung bangkay. Isasabi niya sa West Philippine Sea. O nagawa ba niya? Hindi. Hanggang salita lang. Tapang-tapangan lang si Sara Duterte, katulad ng kanyang ama. Hanggang tapang lang. Ano ba nangyari sa jet ski? Ano ba ang nangyari sa 3 to 6 months matatapos ang droga at kriminalidad sa Pilipinas? Wala. So dapat konting preno sa pananalita, lalo na kay VP Sara. Dahil sa kakasalita ninyo, lalo lang kayong lumulubog. Matuto sana si VP Sara sa nangyari kay former president. Sa kakadaldal niya sa Senate hearing, iyon, inilubog niya yung sarili niya. Hindi na po pwedeng bawiin yun. Documented yun, umamin na si Digong na siya ay matagal nang pumapatay ng tao. Yung Davao Death Squad, inamin niya, although nung una sinabi niya wala daw, pero nagulat pa nga yung mga senador nung nilaglag niya si Senator Bato de la Rosa na isa si Bato sa death squad. Eh ang nangyayari kay Sara Duterte, salita pa rin siya ng salita, dakdak pa rin siya ng dakdak. Eh hindi naman siya pinapatulan ni Bongbong Marcos. May mensahe pa nga si Sara Duterte nung undas eh. Basahin ko. Sa ating mga pagtitipon ay ipagdarasal natin ang maluwalhating kapayapaan ng kaluluwa ng mga pumanaw
kasabay ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay at mga aral na ipinamana nila sa atin. Sama-sama rin nating ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa sa harap ng mga hamon ng kasamaan, katiwalian at mga pansariling interes para sa yaman at kapangyarihan ng ilan. O kita ninyo, sa patuloy na pagsasalita ni Sir Duterte na panay may pahaging, lagi na lang may pasaring. E itong sinabi ni Sir Duterte, bumalik na naman sa kanila. Itong huling sinabi niya, sama-sama nating ipagdasal ang kapayapaan at katatagan sa harap ng mga hamon ng kasamaan, katiwalian at mga pansariling interes para sa yaman at kapangyarihan ng iilan. Dapat yan, sinasabi mo sa inyo, lalo na ngayon at umamin si dating Pangulo sa mga krimen na nangyari sa kanyang panahon. O hindi ba? Bumabalik po lahat kay Sara Duterte, lahat ng pasaring niya, lahat ng pagpaparinig niya sa gobyerno at kay President Bongbong Marcos. Hindi mo na kayang pagtakpan, Sara Duterte, ang ginawa ng ama mo during his term dahil mismong si dating Pangulo na ang umamin. Ang nakakapagtaka nga lang nito, umamin na si dating Pangulo sa mga krimen, sa pagpatay, sa EJK, sa death squad. Pero bakit wala tayong naririnig na may nagsasampa ng kaso? Kung naging ordinaryong tao yan at umamin siya sa isang krimen, siguradong dadamputin na kagad yan. E ito hindi lang po pag-amin sa isang pagpatay. Matagal nang pumapatay, umamin na sa harap ng Senado at sa harap ng buong Pilipinas. Under oath. Dapat nga dyan, dinampot na kagad. Hindi po pwedeng sabihin na kasi dating presidente, kaya hindi natin madampot. E umamin na nga sa mga krimen. So maghihintay pa rin po tayo. Ano ang mangyayari sa mga susunod? Sino ang gagawa ng hakbang para kasuhan si Digong? Kasi yung mga ganyan mga statement, admission of guilt, ay dapat ginagawa na kagad ng hakbang. Tapos sa panawagan ni Sara Duterte, magdasal daw sa harap ng mga hamon ng kasamaan, you tell that to your family, VP Sara. Meron pa bang mas hihigit sa kasamaan sa pag-amin ni former president sa mga pagpatay? Kahit na bakbakan nyo pa si President Bongbong Marcos ng adik, bangag, nagkokokate at kung ano-ano pa, kung totoo man yung pagbibintang ninyo na wala naman kayong maipakitang prueba, tuldok lang po yun sa kasamaan na ginawa ni former president. Dahil kay President Bongbong Marcos, wala pang naipakikitang prueba, kundi yung fake polvoron video. Samantalang itong kay Digong, siya na po mismo ang umamin. So itong ipinapanalangin na naman ni VP Sara, na sama-sama daw tayong magdasal sa hamon ng kasamaan, balik na naman po sa kanila yan. Kaya nga ano bang nangyayari kay VP Sara? Pababa ng pababa ang kanyang rating. Ngayon, kumakalat na naman po sa social media. Sabi dito, ratings ni VP Sara, hinahatak na ni Satanas sa impyerno. Dahil hindi nga ba may statement si VP Sara na kapag may nagpunta daw sa impyerno, makikita nila na ang presidente ng impyerno ay si Sara Duterte. Sabi pa sa isang post, Sara's ratings drop below Escudero, Romualdez. Dahil kung dati, most trusted itong si VP Sara. Ngayon, mas mababa pa ang ratings niya kay Escudero at kay Romualdez. Sabi pa dito sa isang post, trust ratings ni VP Sara tuluyang na drag to hell. Ayon sa pinakahuling survey ng OCTA, ang trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte ay mas mababa sa nakuha ng mga pinuno ng Kongreso sa pinakabagong survey na isinagawa ng Octa Research Group. Si Duterte, na dating may pinakamataas na rating sa mga matataas na opisyal, ay dumanas ng malaking pagbaba sa kanyang mga ratings kasunod ng serye ng mga kontrobersiya at issue sa administrasyong Marcos. Si Marcos ngayon ang may pinakamataas na bilang sa mga matataas na opisyal dahil ayon niya sa Octa Research, PBBM most trusted at approved government official ngayong third quarter ng 2024. So kahit na anong mind conditioning pa, kahit na anong pang damage control ang gawin ni Sara Duterte, wala na po. Tuluyan na po ang paglagapak ni Sara Duterte. At kokonti na lang po ang nagtitiwala sa kanya.
yung mga supporters niya, yung hindi nakikita yung katotohanan sa mga isyu na iniiwasan ni Sara Duterte. Para sa kanila, okay pa rin yun. Ang tapang ni Sara Duterte, go, go, go lang, VP Sara. Pero ang katotohanan po niyan, tulad ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na inilibing ang sarili niya sa hukay, yan din po ang nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte. At kung magpapatuloy ang paglagapak ng survey ni Sara Duterte, tila magkakatotoo ang kanyang sinabing, drag me to hell. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.